Hello mga kabayan, si Mr. Todd ko po ito ng www.gbsolis.com. Ngayon po mga kababayan, pag-uusapan natin yung tungkol sa yung karamihan ng mga nagkokomento ay nagtatanong about the property. May ilan-ilan po kami mga nagkokomento sa ating YouTube kung saan hinihingi nila yung favor na kung pwede yung mga agricultural o mga farm lot naman daw po yung ating ipipicture dito sa ating vlog at sa ating YouTube. So ngayon po, pinagbigyan po namin kayo at ito po yung mga lupa na binibenta ng bangko, mga foreclosed property ng bangko. At ito po ay mga agricultural land o agricultural lot. Ang mga sizes po nito ay siyempre hindi bababa sa mahigit 1,000 square meter pataas. Ang mga properties po na ito na binibenta ay galing po sa website ng LandBank, Philippine National Bank, Metrobank, May Bank at saka Veterans Bank. Yan po yung mga bangko kung saan kinuha natin itong mga properties na binibenta. Hindi na po natin patatagalin, so isa-isahin na po natin, no? Ito po yung mga agricultural foreclosed properties, agricultural land na galing sa LandBank. Ang pinaka cheaper po natin na nakita sa LandBank ay nagsisimula sa 48,000 pesos. Ito po ay nasa Magallanes, Agusan del Norte. Ito po ay may lawak na 7,441 square meter. At ayan po, may nakalagay po kasi sa website ng kanilang contact person at contact number kung kayo po ay interesado sa property na ito. Nilagay ko rin po yung link, kung mapapansin nyo sa vlog natin, nilagay ko yung link kung saan direkta kayong makakapunta mismo sa pinaka-website ng LandBank at lalabas mismo itong pinaka-property na ito kung saan sa ilalim ng property. Click ko po ha, subukan natin i-click ngayon. Puntahan natin doon sa kanyang website. Pag nakita po natin yung website niya, yan po lalabas kung ano po yung mga, ito po yung LandBank, ano po, ayan, sa ibaba nito, ayan yung property, 48,000 pesos, ayan po yung mga property details, at ito po yung contact number na sinasabi ko at kung sinong kakausapin na contact person, at may mga important reminders po yung LandBank. After that, pwede po ilagay dito yung inyong name, ayan. You're about to provide personal information online. Okay to proceed. Ganon yung mga ano dyan. Tapos ilalagay nyo rin yung email, contact number, at saka yung mensahe po ninyo at isasubmit po ninyo. Regarding po yan sa property kung saan interesado po kayo. Kagaya ng nasabi natin yung property kanina sa www.gbsolid.com na na-i-vlog natin. Ito yung 48,000. May mga property na mas mahal kaysa dyan, ano? Kung mapapansin nyo, yung sumunod na property ay nasa 470,000. So halos kalahating milyon. Pero ang lawak naman po nito ay nasa 25,982 square meter. So ibig sabihin, dalawat kalahating ektarya yung lupa na ito na binibenta. At ito po ay nasa Agusan del Norte pa rin. Meron pa rin, 163,000 doon pa rin sa agricultural sa Alfonso Lista. Meron pong mga contact person na nilalagay, ano? Dito po may nakalagay na contact person at saka contact number. Okay? Meron din po siyang may mga remarks, like for example, 6,160 square meter agricultural land identified as lot 825 with occupant landlock, no road right of way. So may mga sinasabi pong remarks yung LandBank about the property para po may idea po tayo. Now, meron pa rin sa Agusan del Norte, Agusan del Sur. Meron din sa Isabela. Kalahating milyon ito sa Isabela. At ito naman po ay 52,000 square meters. So, ibig sabihin, 5 ektarya na lupain.
kalahating milyon. Okay? Meron din sa Cagayan, Isabela, 14,000. Halos isa't kalahating taya, 390,000. Meron sa Occidental Mindoro, sa Barangay Tanyag, Kalintaan, Occidental Mindoro. At ito po ay nasa 100,000 square meter, 10 ektarya, 400,000 po yung halaga nito. 10 ektaryang lupa, wow! Anyway, tuloy po tayo, Bago City, Negros Occidental. Meron pong property binibenta doon, kalahating milyon halos, 6,392 square meter. So, mahigit kalahating ektarya. Depende po sa location, depende sa lugar at saka mga probinsya kung saan po ang gusto ninyo, nagkakaiba po ang presyo ng mga lupang binibentang agricultural na ito. Ito po, agricultural land, La Carlota City sa Negros Occidental. Ito po ay 152,000 at nasa 3,600 square meter. Mayroon pong isang ektarya, 10,000 square meter, 449,000. Doon pa rin po ito sa Negros Occidental, sa Barangay Alihis, Valladolid. Now, meron sa, ito po sa Sultan Kudarat, parting Mindanao po ito, may mga binibenta, 278, 195, 203. Nilagay ko na po yung link para i-click na lang po ninyo kung kayo po interesado sa mga properties na ito. Now, baba po tayo sa Buanga del Norte, mayroong mga properties. Hanggang 30, number 30 po ito, 30 properties po ito ng mga agricultural land na binibenta ng land bank. Ito po, like for example, sa Sambuanga del Sur, 20,000 square meter, 200,000. So, ibig sabihin, nasa 2 hektarya at 20,000, 100,000 per 1 hectare ang presyo doon sa Sambuanga del Sur. Cagayan, Gataran, Cagayan, 204,000, 29,203 square meters. So, halos nasa 3 hectares po yung property na ito. Meron pa rin sa Cagayan, ito po ay nasa 37,861 square meters. Mahigit, halos 4 hectares, nasa 265. Napaka-cheap, no? Napaka-affordable ng lupa doon. Although, i-check po natin yung mga lupa na ito na mga binibenta sa banko. At kung maaari po ay puntahan natin mismo para makita natin kung ano yung sitwasyon ng mga lugar na ito. Okay? At paalala lang po sa mga kababayan natin, kung kayo po ay interesado sa mga property na ito, kausapin po natin yung mga bank contact person at tanong natin kung ano yung mga problema o ano yung mga dapat ayusin. Okay, ito po. Agricultural City of Kabadbaran. At ito po ay isang 24,357 square meter na fish pond. Okay, agricultural po ito. At ito po ay 227,000. Malawak-lawak po itong fish pond, ano? Okay, now, sa Philippine National Bank, na i-vlog na natin ito dati, yung tungkol sa mga properties na ito na binibenta, pwede po ninyong puntahan mismo sa pinaka-National Bank, Philippine National Bank, at i-search po ninyo sa pinaka-search na website, sa search property ng National Bank, para makita po ninyo ang mga agricultural or foreclosed properties na binibenta ng PNB. Ito po, alimbawa, nandito po, oh. Agricultural sugarcane land, ito po ay nasa Negros Occidental, 16,404 square meter, ang halaga po ay 295,272. Meron naman sa Camarines Sur, okay? Agricultural ito, at 234,459, wow! 234,459 square meter, at ito po ay nagkakalaga ng 468,918. Negros Occidental pa rin, agricultural, palay o cornland, 26,348 square meter, 421,000 pesos. Okay?
Metrobank po, meron pong property na binabenta sa Basud, Camarines Norte. Nilagay ko po yung link dyan kung i-click po ninyo. Nasa, ang presyo po niya ay 196,000 sa 45,000 square meter. Okay, meron din pong property na binabenta sa May Gonzaga, Cagayan. 67,000 square meter, halos kalahating milyon. At ito po ang 50,000 square meter o 5 hectares na property sa Agusan del Norte, 500,000 po yan. No, sa Maybank, may mga binibenta din silang property. Ito po ay 5,000 square meter sa Negros Occidental, 159,000. At meron din po sa another one sa Negros Occidental sa Hinigaran, 22,000 square meter is around the 2 hectares at ito po ay 332,000. Now, sa Veterans Bank po, naka-PDF file po kasi ito. Medyo mahirap po siyang i-copy-paste para po ilagay dito. So, nilagay ko po yung link mismo ng pinaka-PDF file kung saan makikita ninyo yung mga acquired assets ng Veterans Bank. At ma-check po ninyo yung mga property na binibenta doon. Mayroon po silang mga property na medyo cheaper, like for example sa Nueva Ecija, sa Gapan, Nueva Ecija. Ang lot area po ay 2,533. Nasa 54,000 pesos po yung halaga nun, ano? Marami-rami pong property. Mayroon din sa Lubao, Pampanga. 17,487 yung lot area. At 131,000 po yung halaga nun. Mayroon sa Occidental Mindoro, 22,000 o mahigit 2 hektarya, 389,000. Mayroon din po mga property na binibenta sa Nueva Valencia. Mayroon sa Iloilo. Ito pong sa Iloilo, medyo madami-dami pong property ito. Like for example, itong 5,000 square meter, kalahating hektarya, 35,000. Yan po ay sa Gubatan, Ahoy, Iloilo. Meron din pong mas malaki, 45,000 square meter yung lot area, 294,000. Yan po yung mga property na binibenta dito po sa mga bangko ng Veterans Bank. So, kung kayo po interesado, mga kababayan, ipa-flash ko po yung link, ilalagay ko sa description at ilalagay ko rin po sa komento para makita ninyo at mag-check ninyo at ma-browse po ninyo mga property na ito. At in-encourage ko po kayo na kausapin at makipag-ugnayan sa mga representative ng bangko para po sa mga property na ito kung kayo po interesado.